Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Angkop ang ating mga pagbasa sa araw na ito sa okasyon ng pagtatalaga ng ating mga bagong lectors at acolytes na kandidato sa pagkapari dito sa ating diocese, Diocese of Caloocan. Kaya kanina ho ginanap ang right of admission for candidacy to holy orders bago tayo nagmisa. Ewan kung familiar kayo sa isang kantang Cebuano na ang pamagat ay si Filemon, si Filemon. Ang sabi ng kanta, nang isda raw si Filemon sa karagatan, nakahuli siya ng isdang tambasakan. Ano bang isda yon? Parang hindi natin kilala. Ah, yun yung tipo ng isda na walang kwenta. Ibinenta raw niya sa palengke at ang kinita niya ay sapat lang na pang-inom ng tuba. Alam ko, katatawanan lang ito ng mga naglalasingan itong kantang Filemon na ito. Ang narinig nating second reading ngayon ay ang sulat ni Saint Paul kay Filemon. At hindi siya mangingisda. Mukhang siya'y isang alagad na mayaman ang dating. Dahil biro niyo na afford niyang magkaroon ng alipin at ayon sa kwento ay mukhang marami siyang pera at ninakawan siya nitong kanyang alipin. Madalang lang na ho nating marinig itong sulat na ito kay Filemon. Kaya hayaan ninyong maglaan ako ng kaunting panahon para sa rare letter na ito ni Saint Paul. Hindi ito katulad ng ibang mga sulat niya na usually addressed sa mga communities, sa mga pamayanan ng mga Kristiyano, katulad ng mga Corinthians, Philippians, Thessalonians at iba pa. Ito lang yung sulat niya na addressed sa isang individual. At ang sulat na ito ay addressed sa isang taong ang pangalan nga ay Filemon. Anong klaseng letter ito? Sa panahon natin, ang itatawag sa sulat na ito ay endorsement letter. Ini-endorso ni San Pablo kay Filemon ang isang tao ng pangalan ay Onesimus. Onesimo. Isang pangalang Latin na ang ibig sabihin ay may pakinabang, useful, maaasahan. At sa sulat, maiintindihan mo na meron palang atraso itong si Filemon, mayroong atraso itong si Onesimo kay Filemon. Mukhang si Onesimo ay isang taong dating malapit kay Filemon at pinagkakatiwalaan niya. Pero sinira ang tiwala niya, kaya wala nang silbi sa kanya. At sa tingin niya, hindi na niya ito maaasahan. Alam niyo, mukhang hindi lang niloko si Filemon, ninakawan pa siya ng Onesimo na ito. At mukhang ang malaking pera na iyon, pinagkatiwala lang ni Filemon sa kanya para ihatid kay San Pablo na noon ay nakabilanggo, nakakulong sa isang bilangguan. E imbes na makaabot ang pera kay San Pablo, aba, winaldas ba naman niya? At hindi na siya bumalik kay Filemon. Sa kamalas-malasan naman nitong Onesimo na ito, nahuli siya ng mga pulis
at nakulong siya sa bilangguan at napasama pa sa selda kung saan nakakulong si St. Paul. Doon, nakilala niya si San Pablo at ayon kay St. Paul, nagbago ng ugali niya dahil sa pakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo at humantong ito sa pagpapabinyag niya. Kaya siya ngayon ay Kristiyano na. E nung matapos ang sentensya niya, malaya na sana siyang umuwi. Pero saan siya uuwi? Kasi alam niya na tinakwil na siya ng amo niya. Si San Pablo ang gagawa ng paraan. Uutusan niya si Onesimo na maglakas loob na bumalik pa rin kay Filemon. Kahit alam niyang galit si Filemon sa kanya, umuwi siya at humingi ng tawad. Pero sa paghingi ng tawad, ibibigay kagad ang endorsement letter. Bakit? Ang lakas naman ng loob ni San Pablo na mag-endorse kay Filemon. Sino ba si Pablo kay Filemon? Sinabi na rin sa sulat, parang tatay na ni Filemon si Pablo. Si San Pablo ay isang taong pinagkakautangan niya di lang ng buhay niya kundi ng pagiging Kristiyano niya. Isang guro na ginagalang niya at hinding-hindi niya matitiis na hindian. Kaya sa sulat, ang pakiusap ni San Pablo kay Filemon ay ganito, "Anak, alam kong may atraso sa iyo si Onesimo. Sana patawarin mo na siya alang-alang sa akin. Sana tanggapin mo na siya hindi bilang alipin, kundi bilang kapatid, ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya." Wow! Isang matinding drama sa tunay na buhay ang nilalaman pala ng sulat na ito. At isa sa mga naging saksi dito na mababanggit ang pangalan sa dulo ng sulat ay si St. Luke, si San Lucas. Alam nyo, kaya tuloy naiisip ko, hindi kaya ito ang dramang naging inspirasyon ni San Lucas para sa kanyang Parable of the Prodigal Son? Si San Pablo ang pumapapel na tatay. Si Filemon, siya yung kuya o nakatatandang kapatid. At si Onesimo, ang bunso na may atraso na nagsasabing, "Kuya, nagkasala ako sa iyo at humihingi ako ng tawad. Kung di mo ako matanggap bilang kapatid, tanggapin mo man lang ako bilang alipin." Pero sa endorsement letter na dala-dala niya, malinaw yung hinihiling ni San Pablo kay Filemon. Tanggapin mo siya, hindi bilang alipin, kundi bilang kapatid. Isang matinding hamon ang sulat na ito kay Filemon at sa kanyang pagiging alagad. Para patunayan niya na isa na nga siyang tunay na alagad ni Kristo. Para bang ang punto, ang pagsunod kay Kristo ay hindi biro. Ganito rin ang punto ng gospel reading natin ngayon. Tungkol sa hamon ng pagiging alagad. Kumbaga sa kantang magtanim ay di biro, pagsunod ay di biro. Sabi ni San Lucas sa simula ng gospel reading, maraming tao daw ang sumusunod sa kanya. Sa English, a crowd was following Jesus. At si Jesus ayaw niya ng
crowd. Kasi hindi pa talaga follower yung crowd. Kaya hinarap daw niya ang mga tao at pinagsabihan sila. Mukhang alam ni Jesus na marami sa kanila na parang natatangay lang sa agos. At totoo naman yun, hindi naman lahat ng Kristiyano ay convinced sa ginagawa nila. Yung iba, natatangay lang. Hindi alam kung ano ang pinapasok nila. Kaya hinamon sila ni Kristo na parang ganito yung ibig niyang sabihin sa kanila, akala ba ninyo madali ang maging alagad ko? Kung gusto niyo maging alagad, nakahanda ba kayong tawagin kayong mga pasaway sa magulang? Alam niyo, kung nakinig kayong mabuti kanina, siguro na-scandalize kayo. Kasi ang sabi niya, ang sino mang sumunod sa akin na hindi namumuhi sa kanyang mga magulang at kapamilya. Habi ko, Diyos ko, ano ba to? Talagang nag-react ako nung unang nabasa ko to. Pero may kulang. Napansin ba ninyo minsan pag nag-o-homil ako, gumaganyan ako? Anong ibig sabihin ng ganun? Quotation mark. Parang ganun ang sinasabi ni Jesus. Kung sino mang sa inyo ang gustong maging alagad ko, dapat handa siyang matawag na namumuhi sa magulang. Kasi yun ang accusation sa mga Kristiyano, pasaway sa magulang. Marami sa kanila ay isinuka ng mga kapamilya. Ang iba sa kanila ay tinawag na rebelde o mga siraulo o mga panatiko. Ang emperador ng Roma, si Nero, tinawag silang mga alagad ng sunog. Siguro dahil alam yung kasabihan na ni Jesus, I have come to light a fire. Kaya sila yung inaccuse ng masunog ang siyudad ng Roma. Kaya ang sabi ng Panginoon, handa ba kayo para sa mga pagsubok na ito? Kung hindi, abay umalis na kayo dyan. Mag-isip-isip kayo. Hindi naman pasyal, hindi naman party, o hindi naman pagliliwaliw ang pinapasok ninyo. Baka para kayong mga hari na lumalaban sa giyera, pero wala naman palang ibubuga. Ginamit niya yung talinghagang yon. At isa pa, ang sabi niya, baka para kayong mga taong nagyayabang na magtatayo ng mansyon o ng palasyo, ni kubo pala, hindi nyo kayang itayo. Pagtatawanan kayo, wika niya. Ang punto ng Panginoon, ayaw niya ng bulag na tagasunod o mga mangmang na alagad na tipong nakikisaw-saw lamang at nagpapatangay sa agos. Ito ang hamon ni Kristo sa araw na ito, sa bawat isa sa atin. Hindi ba parang ganyan din ang sinasabi ng kantang, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Hindi sapat kay Jesus ang talino o kahusayan sa pag-iisip. Kahit ang mga corrupt o mga tiwali sa lipunan, mahusay ding mag-isip. Ang tinuturing nilang katalinuhan ay katusuhan. Walang kinalaman yon sa kaharian ng Diyos. Ang itinuturo ni Jesus ay karunungan ng puso. Yun ang sinabi sa ating responsorial psalm. Kakayahang kumilatis, husay sa pakiramdaman. Katulad ng sinasabi sa ating first reading from the Book of Wisdom. Kakaibang klaseng galing. Kakayahang unawain ang kalooban ng Diyos. Kay Jesus,
kasama na rin dito ang kakayahang magpatawad sa mga may atraso sa atin. Magparaya kapag kailangan. Humarap sa mga pagsubok na buong tapang, buo ang kalooban. Umako sa mga pananagutan, manindigan sa tama, sa totoo, sa nararapat. Lubhang ipagdusa mo pa ito o ikamatay. Mga kapatid, ito para kay Jesus ang ibig sabihin ng maging alagad niya. Hindi alipin ng layaw, kundi mga anak na tunay na malaya.